y'all clowns know what time it is, and it goes like this. Tatlong beses ko na naahon pero same pa rin yung intensity na nararamdaman ko. Comfortable kami kalabanin yung isa't isa nang hindi nagsesettle or nag-a-adjust masyado. Parang same spectrum yung style namin. So medyo pag style clash, kailangan mong pumagit na or mag-adjust kung gusto mong maging mas effective or pwede mong panindigan din, pero depende rin sa style ng MC eh. Pero para sa akin, pag same spectrum kayo, parang comfortable kayo sa isa't isa. May bago siya palagi. So, yun yung inaabangan ng tao eh. Yung bago niyang dala. And napaka-creative ni GL. And yun yung susubukan kong ano, tapatan or kahit masugatan man lang. Challenging lang to kasi sa last week ng prep, medyo may mga hassle tayo na na-encounter na hindi usually nangyayari. Yun, pero hopefully pag nagawa natin, natawid natin to, yun, proud na ako dun. So for the first time, pwede kong masabi na pag matawid lang to, goods na ako. Tol, good luck sa atin. Alam kong ready ka at gagalingan ko din. Yeah. Larry Del, alam kong naghanda ka. Naghanda rin ako. Enjoyin lang natin at patunayan natin na karapat dapat tayo sa ahon. Peace. Check it out. Check it out. Flip top on 14 day 1 dito pa rin. TIU Theater Makati. Pag siyam na laban na ngayong gabi. Flip top pagigay para sa sarili niyo at para sa parating nating laban. Oh. Shoutout sa lahat ng mga MCs na buo-buo na liga, sa lahat ng dumayo pa sa labas ng Metro Manila at labas pa ng Luzon para sa event na to. Day 1 pa lang to, may bakbakan pa bukas. Isang pinakamalaking shoutout sa lahat ng tumutulong at sumusuporta sa liga, sa lahat ng mga represent collabs at syempre sa Extreme Gaming at TMT Play. At sa kanan ko, Tagum City represent para sa inyo. Mag-iay tayo lahat para ay Plaridel. Dala-dala ko lang lakas ng loob. Hindi nagpasindak sa kidlat at kulog. At okay, Gerald Guyot, Abad Brothers, Yanong Higala, Busingbo, Unlisan, Joshua Mark, Ulanday, Pilayo, Ben Anink, Mugat Republic, TRCN, Tagum OAM Vinks. Mindanao Division represent nga pala. At sa kaliwa naman, Palo Leyte represent para sa inyo. Mag-iay tayo lahat para ay GL. Sabi na sa paglubog ng araw ay walang bahaghari at alam ko nang mangyayari. Kapag piniga, minsan nakakabili mga puntong hininga. Kanan nga galawan na Summer Leyte, Southern Leyte, subreddit ng TikTok, check nyo yan. Science Division represent naman dito sa Maynila. Nanalo ng koito si GL, pinili niyo mauna si Plaridel. Tig 2 minuto dapat, pahinga natin unang banat, on 14 day 1, Plaridel. Game? Game! Gilbert Campo, the 30-year-old virgin. Bistado na tumatik. Alam niyo ba kung bakit? Nagtatawag siya ng mga old gods kasi gusto niya makaranas ng langit. Kasi dati siyang guro, ehemplo sa paaralan. Nagtatanim ng kamalayan. Pero kung experience is the best teacher, ba't wala ka pang karanasan? Sa mga estudyante na babae, malibog si kumpadre. Isang matalinong manyakis. Nagtapos bilang isang manyak cum laude. Kaya mga estudyante na sexy, sinadya niyang ibagsak. Si teacher ang lupit. Dapat daw may removal exams. So pinag-remove niya ng damit. Pero biro lang, hindi ganun si GL. Don't make it worse. Di lang magampanan kaniyang papel sa dami daw ng paperworks. Kasi galawan pang OJT. Practicumer, novice leader, halatang kulang ka pa sa practice. Teacher, kasi failure sa pag-handle ng class.
So don't be proud. Ako, I would say out loud, nakukontrol ko mga estudyante ko. Ikaw, nakukontrol mo lang ang crowd. Ako'y terror na teacher. Inuuna, disiplina. Ikaw, puro ka lang porma. Dapat mapatalsik, maalis ka. Kasi in terms of classroom delivery, daig na mabagsik ang karisma. Kasi may authority. Classroom management. Kahit anak pa ng general, basta may major offense, tiyak na may corporal punishment. Kaya from corporal to general, usapang rango yung devotion. Ako yung nasa top rank, kaya akin yung promotion. Kaya ang notion, palpak na educator. Watak-watak ang mga mutant, walang mapili na successor. Kaya anong Professor X? Baka X ka na, Professor! Tapos pinagbintangan mo si Marshall na magnanakaw. You're pointing fingers. Palpak ka na, guro. Pagkat magkaiba ang nagtuturo sa nagtuturo, kasi cheater daw si MB. Bara from Saudi with love. Ngayon, balik sa'yo ay bulto. Kung cheater si Marshall, ikaw tong OFW na isusumbong ko kay Tulfo. Kasi mga concept nito sa battle, galing ng ibang bansa. Nakikinabang pala siya. Train ng train itong tanga sa pinagpawisan ng iba. Kasi sabi ni Teach, observe cleanliness. Yaks kainis. Dapat no, malinis magtrabaho kasi trabaho niya magmalinis. Kaya from Saudi with love to the different parts of the world, di na yan domestic violence. Baka international fraud. Ngayon guru laban sa guru. Magkakaalaman. Kung sino ang lamang. Kung sino ang dilat lang ang mata sa may mulat na pananaw. Sino may balaraw na bit-bit sa may bit-bit ng balaraw. Nagtapos ka para makapagtrabaho. Sa kahirapan may panglunas. Nagtapos ako para lumago. Magkaalaman ng aking utak. Pareho tayo ng tinahak. Magkaiba tayo ng asal. Ang gusto mo parangal, ang gusto ko pangaral. Hindi ito linya na pambutas. Bagkus mensahe na pantapal, nag-aral ka lang para mabuhay. Binigyan ko ng buhay, mga aral. Yo! Wala ng game! 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 Sabi niya sa laban niya kay C9, magiging morgue itong barak sa ko'y nababahala. Pag gumawa ako ng living room, ako'y magkakasala. Pag gumawa ka ng living room, ika'y magkakasala. Gaga! Pati nagpapanday ng living room, iyong natatapakan. Sir, di lahat ng karpintero makasalanan, Jesus. Tapos sabi niya kay Pistol, tumataba tong biggest loser sa paglamon big din. Iyong susi sa tagumpay, may karugtong na kitchen. Yung kitchen, naging kitchen. Well, stop. Stop, look, and lechain. Yun ba Bisaya hip-hop, aka Bishop, yung writing advanced? Dahil Bishop daw siya, yung rhyming paslan, goddamn! Sala, kitchen, ibang klase mag-construct, deped! Teacher ba to? O foreman? O baka congressman, sa kanyang napili na galaw? Sala, kitchen, ano ka, speaker of the house? Tapos sabi niya sa laban niya, hindi, cut. Sorry boss, yun ba yung benta? Line marking meta? Maghihimay ako ng lines, tas ibabalik ko lang sa'yo. After 1 year na rebuttal, tas bilib naman kayo. Sabi mo, puro makiri-atake para makabisa. Para makabuo at makaisa. Puro mak, para makapatay at makalapa. Kung walang mak, itong makatay, di ba kakatama? Oo, nakabase lang sa linya, tas may scheme ng konti. Huy! Inyo ba kayang mag-isip ng sariling content? At sa mga fans ni Plaridel, alam nyo nakakatanga? Yung linyang kitchen at sala, di naman galing sa kanya. Oo, di galing sa kanya. Pero alam kong di nyo napansin, di ba? Di ba, oo, gawa-gawa ko lang lahat. Manipulado ko, Diyos ko. Oo, peke mga linya, pero punto totoo. Na di ka tumatak, mga iyong binibitaw. At pag pinilit ko yung wordplay, ako'y magtutunog ikaw. Oo, gaw! It's a trap! Tawag dyan, fake mocking. Kaya huwag ka nang magulat na kaya kong babuyin mga di mo pa nasulat. Tanyo, di ba ang basic nitong style, kung inyong aalamin, di lang line sa aking minak, pati line mocking na rin. Kasi yung wordplay niya at schemes ay parang Michael Jordan. Kasi yung owner ng team,
Oo, malabong project. Halo-halo, no sweat. Sobrang wack association. Charlotte Hornets. Mekos-mekos lang na reference. Overloaded yung amount. Kasupanis yung train of thought when it's the thought that counts. Oo, inaamin ko. Kasalanan ko. Kung ba't ganyan tunog mo na sinisiksik lang sa rounds at yung ilang MC sa round ay may iisang sound, pasensya. Naging cancer yung estilo ng aking in-emphasize. Yung dati ko na meta ay nag-metastasize, pasensya. Naging komportable ako at di ko ina sa aking living room. Sa silid ko na napili, train of thought naging haligi. Yung concepts naging sofa, mga old gods na sa TV at paningin ko na natili. Kaya sinisisi yung sarili, pasensya. Naging komportable ako at di ko inakala na nung may TV at sofa, ako ay nagkasala. Game? Nautakan ka ng 3GS, M-Sight, Lip Cram. Itong latest naging lamest. Hard naging easy. Di ba advance ka na MC? Ikaw itong 4G, pero in-outdate ka ng 3G. Nagka-problema ka sa sight. Lumalabo na at tumatanda na ba si teacher? Eh yung glaucoma, nagsisimula daw yan sa GL, kaya magpatingin sa paningin para problema ma-resolve. Sa ophthalmologist, hoping for optimistic results. Nagpatingin sa paningin, pero tinapos diskusyon. Kasi yung findings, walang mahanap na solusyon ngayon talino sa talino. Ikaw na'y nalamangan. Grades are sacred. Sagrado basihan ngayon paningin sa paningin. Alam na, diferensya. Sino masusupil? Mataas grado mo sa mata. Mataas grado ko sa papel. Kaya nilamon ka ni Lip, mga bara na pulido. Ramdam mo yung sakit, suntok niya na solido. Pinatay ka parang beat, parang freestyle ni Bugito. Kagat niya hindi pilit, kahit gamit lang pustiso. Kala ko ba ruthless? Lame and useless. You're teaching me how to train a dragon, pero hindi mo matame yung toothless. Kaya pointless mag-ilusyon. Malabo yan na ambisyon. Paano ka makikipagpangil sa pangil para sa 1,000,000? Lahat sa iyo ang atensyon. Namumulaklak magsalita. Malarosas tumula. Pero yung tinik, naging tinik sa lalamunan na ba'y nanahimik siya bigla o nag-choke siya kay Lip. Mga linya ay naipit. Indeed, you are married to the game, kaya lumagay ka sa tahimik. Ikaw ang successful successor ni Balakid. Nakakapanibugo, pinaasa ka lang bugo. Pagkat wala nang apoy, ang pinapasa niyang sulo. Pero pinakamagaling ka bro, ang daming capabilities. Nakaka-amaze itong person with disabilities. Pero nagka-problema ka sa sight, sa speech, naging person with disabilities. O tila naging PWD, di mo kami pinakikinggan. Pero yan ay ayos lang, lagi ka namang tama. You're the righteous one. Righteous one, PWD. Shout out dyan, Leo. Baka pwede mo itong bigyan ng battle sa Rapolio. Nagka-problema ka sa sight, sa speech, di ka rin nakikinig. Ngayon may tatlo kang diferensya. Isa dun katangahan. Pagkat hindi kapansanan, ang pagbingi-bingihan. Kasi hindi nakikinig. Itong aktibong aktivistang wala namang aktibidad. Persistent. Hypocrisy. Isa Facebook ka lang naman may recent activity kasi laging sigaw sa mga welga. Mga issues sa bansa, solusyonan. Gawan ng paraan, ayusin mga kalsada. Pero nakaharang sa daan, sagwa mong pakinggan, sagwa mong panoorin. Kailan may dititimbang yung kilos, protesta sa tuniladang suliranin. Kaya tumahimik ka mamen, lubhang nakaka-stress. Oh, press freedom kanilang gusto, pero sila yung may freedom mang oppress. Kasi ka-rhyme ng lodi nyo, isang hipokrito. Napaka-rebellious na child. Galing ka nga ng gubat kasi grabe ang wild. Ngayon hihigitan ka't I became wiser. Unang galing ka sa wild, ako magiging Deontay Wilder. Kaya nice sir, good luck, fight smart. Kasi I always die hard. Huling baraha ka ng gubat, ako magiging wild guard. I don't blame if I talk shame. As I put flame, ramdam mo yung worst pain. Sure aim, shotgun, ikaw yung Cobain. Fraud claim, GL is a false name. Delana, kanyang surname. Tapos first name niya, GG. Sigurado ka na good game. Hey,
Yo, check. Kasaysayan muna. Alam nyo ba ang Claridel ay ang alias ni Marcelo Del Pilar na isa ring ilustrado gaya ni Luna at Rizal? Eddie, dapat lirikal. Dapat puro puso ka. Pumupunto pa. Gusto mo maging bayani? Sige, mag-ocho-ocho ka. Kaya tayo, hindi. Tayo'y mag-talastasan. Laliman yung tunog. Kasusulat o digmaan, alam na yung buod. Sayad nga pati Marshall sa akin lumubog. Ilustrado Bonifacio Del Pilar na yung sunod. Kaya sige, tumakas ka. Sa Espanya magtago, ako'y La Niña sa Europa, siguradong babagyo. Malulunod pa rin to, sa kalsada ay banta, pagkat alam nyo ang Espanya ay laging binabaha. Pero kung Espanya man yung bayan na iyong pinagtanggol, iba't di mo ko labanan sa wikang Espanyol, yo. Porque contigo yo yascoy. Pero seryoso, alam nyo ba pinagkaiba ni Del Pilar kay Plaridel? Si Del Pilar ang tagapangasiwa ng dyaryong La Solidaridad. Habang tong Plaridel naman, wala kang dignidad kasi ayon sa'yo, may kabit sina Husky, Pistol at Slack. Si Pito at si Poison walang sustento sa anak. Tanong, totoo ba? Ha? Hindi. Yun ay sabi-sabi lang. Tas ginawa mong apoy yung La Solidaridad, ginawa mong tabloid, oy! Habang kami, mga konsepto at bersong masakit, ikaw naman nag-iisip kung sinong may kabit. Imbis ibagsak mga Kastila, paniniwala, baluktot, naging mga makatang nasa liga, hinahanap ay kantot. Diba? Plaridel ka pa naman, tas ang laswa, yung ulo ng balita nasa baba. Tas parehas lirikalan ang ating laro. Hoy! Isang kahihiyan ang mahalay sa'yo! Pero ang katotohanan, may tao sa likod ng ganyang propaganda. At ang salarin, ating tanungin kung sino nga ba. Tara. Pero Plaridel, sino? Sino dahilan ng inyong kabastusan, ha? Sino? Sige na! Huwag magpigil! Pala? O sige! Guardia Civil! Guardia Civil ay tatawagin, ikakadena ng mga braso, kalad ka rin sa damuhan, sa Bartolina itatago, kung saan sinag ng araw ay di naabot, at tignan natin kung tayo ay may makuwang sagot! Plaridel! Sino amo mo? Si Fuku na ba? Yung may sigaw na lirikal? O baka si Krega, yung may lakas espiritual? O yung ika-anim na banta, yung muntik matalo sa biro? O yung maestro na ulyanin na ayaw magretiro? Sino? Mukhang ayaw niya pa rin, kasi ayaw niyang aminin na sa bahay ng Mindanao siya'y aliping sa gigilid. O ayaw niya maging malaya, siya'y tapat sa amo. Gusto niya lang maging aliping, may sariling kwarto, sakto. Kaya ayaw malagot, kaya ayaw niyang magbigay ng sagot, Plaridel! Sino? Wala! O sige, lalapagan kita ng pera para malaman na. Ito, 1,000,000, tara, sagpangan na. O hindi, wala. O sige, 2,000,000. Yung ganit isa buhay para nakakatuwa. O kaya 3,000,000 sunugan ng kaluluwa. Ano? Wala. Wala pa rin. O sige, huling alok. Ito, may pera na. Ito, may bahay pa. Sige na, para makatakas ka sa hawla. Mga kwarto na magara. May kama, may kusina at may pagkain na kasama. At ikit sa lahat, ikay magkakasala. Sinabi kong game, sabihin niyo ahon. Game? Ahon! Game? Ahon! Pag sinabi kong ahon, sabihin niyo game. Ahon? Game! Ahon? Game! Game? Ahon! Gets na ba yung sequence? Plaridel ang ibinigay. Hindi pa rin ba big names? Tila ba dinidiscredit iyong credentials? E paano ka magkakapangalan GL? E puro ka initials?
Tapos puro ka pa reverse gumbursa. Reverse Nazareno. Di ka ba naaaning? Reverse ka ng reverse kaya walang nararating. Pero solid ka daw. Sabi ng mga loyal mong fans. Di ka raw kayang i-breakdown parang confidential fans. Pero kahit gaano ka pakatibay, kaya kitang i-dominate. At kahit gaano ka pakasolid at my own expense, kaya kitang i-liquidate. Yeah, shout out, Administrasyong Marcos. Solid kapag na-liquidate lahat ng gas, tos. Gets ba yung sequence? Gets ba yung sequence? Hindi! Tatlong beses mo siyang kinall out. Ikaw na yung nababagot. Si sequence parang babaeng study first. Hindi ka sinasagot. Tawag ka ng tawag. Please, tol. Tapos siya parang referee sa NBA. Sobrang dami ng missed calls. Kasi dapat kasi fight someone your size. Pagkakupal mo sagad. Gusto mo kalaban bite size para daw lamon agad. Sir, ba't mo minomotivate? Naghahamon ng short MCs tapos ikaw, tinotolerate. Kaya sa pagtawag mo ng mga old gods, tigilan mo hangal. Iyong Santo Niño nga eh, di sinagot iyong dasal. Kasi maliliit, mabababa ang kaya mong pangalan. Sa makatuwid, mga lapida lang ang kaya mong tapakan. Feeling heavy, inyong iniirog. Eh mahihinang MCs lang naman dinudurog. Sa bagay, bumibigat ang alkansya kapag purong barya ang hinuhulog. Sinusunog, little strucks. Guess ba yung sequence? Tinira mo kanyang balat. May issue ka sa kulay. May issue ka sa kulay. Maitim, maputi, kayumanggi. Lahat ayos lang yan, bay. Tuta ka ni Arik, di ba? Dapat dogs are colorblind kasi rekta yung pagka-racist. Hindi ka lumihis. Pag sinabing human race, butya ang bilis at sa sobra mong inis, walang nila ang espasyo. Lil Strax naging George Floyd sa paghinga na ay dihado. Espasyo, matter, akala ko well-mannered. Matter is anything that occupies space, pero for him, black lives don't matter. Kaya hinabol, hinabol inosente hanggang saho magalpak. LeBron James to Iguodala, chinase down mo yung black. At sinasambit mo mga Diyos para sabihing relihiyoso, tapos nangungutsa ka ng tao. Kapal mukha mo, gago nga to, crossbreed na husky at Nikki, banal na aso, santong kabayo, peking propeta, hindi ka savior, di ikaw ang dark knight, in the dark knight, di ikaw ang dark knight, in the dark night, walang maliliwanagan, kahit pamang gaslight, binigyan ng Del Pilar, binigyan ng Bonifacio, huwag ka nang magpakabibo, itinapat ka sa mga bayani, huwag ka nang magpakahiro. Kaya maihahambing kita sa pastor na mukhang pera. Kay Padre Damaso, o di kay Senyor Aguila. At sa tanong na ito, ikaw ngayon matatabla. Ginagamit ka ba talaga ng Diyos? O ikaw yung gumagamit sa Kanya? So what's next? Guess na ba yung sequence? Ngayon masasagot na kita ng malugod. Sa maling pagtawag mo ng mga Diyos, tiyak ang karma kasunod. Yo! Sabi niya, puro daw mahihina yung aking dinudurog. Ayun, yan. Yo, round 3 na. Ito, real talk. Oops. Alam nyo bang, ang unang battle niyang napanood ay si Badang. Diba? Oo, Darwin versus Mark Agente. Grabe swerte. Sa dinami-dami ng battles, yun pang isa sa lamest. Nasayang lang yung oras mo, parang oras ni Apex. Oops, Apex. Apex, doon ako nawala. O sa taas na bitin, kaso ngayon may gigil. Ascend at sa Apex, di na ako titigil. Game! Edukasyon. Kadalasan, iyong kalaban, iyong hinahanapan ng diploma. Tama. Kesyo sayang buhay, puro bisyo toma. Wala sa wisyo droga, kaso may twist your storya at pasensya ka na. Akala ko elite ka, elitista pala. Ikaw ba sugo ng DepEd, ah? Ano to, anghel? Sa bawat sampal mo ng diploma, nagugusot na yung papel. Bachelor of Science, Master's Degree, ilang beses na ba? Kakahanap mo ng BS, naging BS ka na. Ang tagumpay ay makikita sa kalyo ng kamay. Okay. E paano yung ilang wala ng oras? Magtrabaho, umatodas, di ba? Oo, may kalyo yung kamay pero nakaposas.
Example, yung sinakripisyo pag-aaral para sa pamilya. Ano yun? Natukso? Yung panganay na kumayod para makatapos yung bunso. Iba? Kasi may kahirapan, korupsyon, may iba't ibang problema. Pero sa'yo, hindi yung tema. Meaning, ikay mapangmata sa biktima pero bulag sa sistema. Kasi marami diyang walang degree, pero trabaho ay disente. Kasi pwede kang maging negosyante, senador, o kahit presidente, di ba? Diba? Ang punto ko, yung punto mo, you need to re-evaluate. At ngayon ka magyabang sa UP graduate. Wait. Di tayo lelebel kay Plaridel, a.k.a. George Grenade. George Grenade, na puro preach at drama. Kaya pala, Granada, ang kapal ng apog. Kasi kailangan pang humugot para magpasabog. Mga asawa't, influencers, pati mga tambay, ganun ata yung grenade, ang daming nadadamay. Kasi nagtawag ng influencers, baka sakali na sumipat. Allergic ka sa spotlight, tas nangangati ka na sumikat. Ako, walang page, walang promotion, pero apparent. Wala mang plug-plug ay daba yung current. Aking agos, hydropower. O yung Basco Kinetic. Parang dam yung aesthetic, hindi. Dam to ni Kendrick, o purong genetics. Kahit promomimetrics yung holosymmetric tong community technique ay bubuhi hectic, pathetics, synthetic, papetics, generic. Dahil no-show si Hendrix, sasabay ka sa currents of flow kong electric. Dahil nag-choke lamang yung poison, kaya sa semi sumampa. At sa dami mong sinabi, kanyang choke yung nang marka. Moko din ba'y nasibak? Well, di ka matindi. Nakaligtas sa gumagaya sa originality. Kaya forgive me, Father, for I have sinned. Habang sila ay nag-aaway, kung yung TF ay sapat, kami naman ay lirisismo ang nais iangat. Cause this ain't... Yeah! Yo! Cause this ain't our day job. We don't do this for a living. Kaya't kung di para sa pera, gawin mo para sa sining. Kaya lesson learned na lamang to. Kasi sir, we're not the same. At ngayon ka matututo sa student of the game. Kaya forgive me, Father, for I have sinned. Kung magtatawag pa rin ako, cause you know I'm so bad. Hindi, good luck kay Sharon, siya'y patay sa old god. Ano hinihintay nyo? Aking last na bara? Tapos na ako mangumpisal, wala nang sala. Round 14, Plaridel vs. GL, mag-iayos pang beses para sa kanilang pareho. At ang boto ng hurado, pero syempre para sa akin, yan yung mga laban na panalo tayo lahat. Pero ang boto ng hurado, 5-0, mag-iay para GL. Shoutout sa my G, Rico, Juju, lahat kay Boss Arik sa pagkakataon. Kay Plaridel, syempre maraming salamat. Diba, sir, binoto ko si GL. Round 1 para sa akin, pinablock yung round 1. Round 2 and round 3, nung nabuo na yung concept ni GL, tsaka yung angles mga napili niya, dun siya lumamang, tsaka bilang din ng punches sa 2 and 3, lamang siya. Round 1 tabla, 2 and 3 kay GL para sa akin. Shoutout pa rin kay Plaridel. Ayun na. Wala, all 3 rounds, GL. Sila lang magpaliwanag, sumakit na yung ulo ko dun, GL. Okay, binoto ko sa battle na yun ay si GL. Para sa akin, gusto ko lang bigyan ng props yung performance ni Plaridel. Saludo sa performance niya. Pero ang naging story sa akin ng battle is para silang lyrical. Kaya lang yung pagkakatahi ng rounds ni Plaridel medyo all over the place. Samantalang yung kay GL, obviously, nakatahi buong round plus buong 3 rounds. So, kumbaga, buo yung konsepto. Relevant yung mga words, yung mga next na susunod na angulo. So, yeah, GL.
Yo, malaki na pricing batch 1. Para sa akin, props kay Plaridel. Sobrang lakas din ng material niya. Noon, lalakas ng mga suntok. Pero para sa akin, overall, 3 rounds. Labang talaga yung ano, elegance no, ng writing ni GL. So kung mayroong pag-wordplay, para sa akin siya, nag-concept play na siya. So yung nilalaro niya, hindi na lang sa linyahan, kundi doon na sa buong mga chunks ng verse at sa mga buong verse at sa all 3 rounds. At para sa akin, saludo sa ganung konsepto. GL. Gandang laban yun. Yun, salamat at patuloy nilang inaangat ang antas ng lyricist po dito. Pero yun, props kay Plaridel, solid. Pero personally talaga, mas maganda yung pagkahulma ng overall returns ni GL. Pero yun, magandang laban ulit. Pero 1, 2, 3, GL yun. As expected, no? Expect talaga na bago yung baon ni GL. Tapos, siyempre, mangingibagaw talaga siya sa akin. Pero, I really do think na nag-perform naman ako ng yung pre-practice ko talaga at siguro nakapagbigay din naman ako ng solid na battle kahit papaano. Ngayon, hihigitan ka't I became wiser. Unang galing ka sa Wild ako magiging Deontay Wilder. Kaya, nice, sir! Good luck! Fight smart! Kasi I always die hard. Huling baraha ka ng gubat, ako magiging Wild Guard. Kaya don't blame if I talk shame. As I put flame, ramdam mo yung worst pain. Sure aim, shotgun, ikaw yung Cobain. Fraud claim, GL is a false name. Delana, kanyang surname. Tapos first name niya, GG. Durado ka na good game. Medyo slow start siya. Yung round 1, nahihirapan nata kami na makuha or makakonekta sa crowd. Siguro later on sa 2 at 3, medyo natimpla na. Medyo na-appreciate na ng crowd yung ginagawa naming dalawa. May mga angle ako na bago para sa kanya. Tsaka may mga angle naman si Plaridel na creative din. Siguro nagkatalo lang sa punchline siguro para sa akin. Mas lumalanding yung sa akin ng konti. Baka yun din yung nagpalabang sa akin sa laban na to. Alam nyo ba pinagkaiba ni Del Pilar kay Plaridel? Si Del Pilar ang tagapangasiwa ng dyaryong La Solidaridad. Habang tong Plaridel naman, wala kang dignidad kasi ayon sa'yo, may kabit. Sina Husky, Pistol at Slack. Si Pito at si Poison walang sustento sa anak. Tanong, totoo ba? Ha? Hindi. Yun ay sabi-sabi lang. Tas ginawa mong apoy, yung La Solidaridad, ginawa mong tabloid, oy! Siguro next year, patuloy sa music kung wala pang battle. Music muna next year para maiba naman. Yun, continue lang sa mga plano. Yun, collabs na next year, chapbook. Yun, tsaka continue lang sa buhay. Sobrang salamat sa mga suporta sa Flip Top, sumusuporta sa akin. Sobrang salamat. Pabawi tayo sa susunod. Yeah. Yun, sa mga nanonood sa akin at sa iba, sa lahat ng MC, sa Flip Top, sa lahat ng liga, yun, salamat sa pag-appreciate sa craft ng battle rap at sa pag-suporta at sa lahat-lahat ng comments at messages sa akin, sa amin. Yun, appreciated namin, appreciated nyo yung ginagawa namin para sa scene ng battle rap. Thank you.